at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gana sa Diyos na sa atin mailalang. Anay, ina ko niya at hinirang tawang iniingatan. Ating nakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang inyong mga kahilingan ay isama po nating lahat dito sa banal na misang ito at darap din po sa mga taong pinangakuha natin na sila'y ating idadalangin masigit na nalulugod po ang Diyos kapag marami po tayong pinagdarasal na ating mga kilala, kaibigan at kamag-anak na masigit kaysa sa ating sarili. Kaya isama po natin kanilang mga kahilingan, mga taong nagbilin sa atin na sila'y pagdasal, isama po natin ang kanilang mga kahilingan. At para po sa lahat po ng OFW na nakatutok po ngayon sa Facebook Live, ang mga na sa iba't ibang panig po ng mundo, mga kababayan po natin na permanenteng naninirahan sa iba't ibang panig po ng mundo na patuloy pong sumusubaybay sa ating banal na misa, ang inyo pong mga kahilingan ay ating pong isinasama rito. Ang mga naririto sa Pilipinas, nasa kanilang tahanan, ang mga may sakit, nasa ospital, ang inyo pong mga kahilingan na kayo po'y gumaling, pagalingin po kayo sabang tayo po'y nagdiriwang ng banal na misa ng poong Jesus Nazarenos. Nahilingin po natin ang kanyang nanay, ang ina ng laging saklolo. At para po sa mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan nating panalangin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalakad sa iyong balita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral, ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panlupa.
Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalo niya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, buot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad ninyo ang dating pagkatao, pati na ng mga gawa nito, at nagbis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at Siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na Siya'y purihin. Ang kadakilaan Niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupuriin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumakad at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng kanila mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan, sa aba ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupurin lang lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanila mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang ating pong gantimpala ay nababatay sa ating mga pagbibigay kilos buhay na nababatay po sa mga pamamaraang nilalahad po sa atin ngayon gabing ito. Ang narinig natin po ngayon, ang Ebanghelyo po na kung saan kung atin pong lilimiin ito at papalalimin ang pag-arok po nito, ang atin pong destinasyon ay nakadepende sa ating mga desisyon na batay sa pamamaraan, tamang pamamaraan ng Diyos. Kaya inilatag po sa atin ngayong gabing ito kung ano po ang kaligtasan na atin pong bibigkasin, isa sa buhay at magiging landas patungo sa ating kaligtasan po. Meron pong patuloy na idinudulot sa atin, pinagkakaloob po kung paano tayo magkakaroon ng isang pamamaraan na magiging isang daluyan patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya lahat po dito, ang destination po natin ay langit. Yun po ang dapat maging matinding pagmamalay po natin habang naglalakbay po tayo dito sa mundo. Na tayo pong lahat ay inaanyayahan at higit sa lahat na ang pamumuhay po natin ay mabiging mababatay sa lahat po ng aral, lahat po ng turo at mga pamantayan na dapat po natin pinangahawakan bilang nananalig po sa ating pong Jesus Nazareno. Kaya't isang mahalaga po na mga desisyon po natin, ang kaligtasan po natin na gagawin. Kailangan po pagsisikapan po natin na makamit po natin ang ating kaligtasan sa ano pong paraan. Ano pong uri ng pamumuhay mayroon tayo kung ang pagkiling po natin ay tungkol sa mga bagay dito sa mundo, malaking pong disappointment. Ibig sabihin, wala ang tunay na kahulugan
ng buhay na ibibigay ng bagay dito sa mundo, kundi ang mga makalangit na mga gawain na dapat natin pong isinasagawa dito sa mundo. Kung nais natin maging mapalad ang mga tamang pamamaraan na idinudulot sa atin po ng Diyos, itinuturo ang siyang ating magiging isang landas bilang liwanag natin upang tayo ay makasiguro na tayo po ay tumungo sa langit. Wala po tayong ibang pupuntahan. Dalawa lamang, ang langit at ang impyerno. Kaya't sinasabi po sa ating pagbasa po kanina na kung ang dahilan lamang, sinasabi po ang mga bagay, pagsumikapan, ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ng ating Poong Jesus Nazareno na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya't isaisip, sabi po ng ating sulat po ni San Pablo sa mga tagpulosas, isaisip ninyo mga bagay na panlangit. Yun po makakapagdulot sa atin ng kaligtasan. Ano po yung mga inilahad po sa atin ngayon? Hindi ang mga bagay na panlupa. So dalawa po, desisyon. Yung ating pong pagbibigay malay sa direksyon ng ating pangingilatis. Pag sinabi pong pangingilatis, sa Diyos ba ito o sa kaliwa na siyang magpapahamak sa ating buhay? Ano pong sabi? Sapagkat ang Diyos ay nagnanais na tayong lahat ay magkaroon ng isang maliwanag na kahayagan upang tayo'y makahati sa karangalan ng Diyos. Kaya sabi, hindi dapat kang mawala, dapat ang iyong mga desisyon upang iwasan ang paggawa ng kasalanan. Ano po yung inisa-isa po dito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas? Una po, dapat nang mawala sa inyo mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, ano ba yung pag-iimbot sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Yung mga mahilig dito na magtipon ng mga kayamanan na hindi kailanman madadala sa libingan. Ibig sabihin, meron kang addiction sa alahas, may addiction ka sa pera, may addiction ka sa karangyaan, may addiction ka... Yun na yung mga panlupa. Ibig sabihin, walang kasiguruhan ng lahat ng ito sapagkat ikaw ay mapapahamak. So sinasabi po, ang dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Kaya sinasabi po, ang destinasyon natin ay langit. Kaya't ano po ang masusunod? Ang kalooban ng Diyos habang po tayo naglalakbay dito sa lupa. So gawin po natin ito araw-araw na pagsisikap at araw-araw na hiningi natin ng biyaya na tayo gumawa ng mabuti, gumawa ng mga ninanais ng Diyos para sa ating kapwa. Ito po ang kanyang nais sa atin, na tayo magniningning sa mata ng Diyos at magiging malugod ang Diyos sa atin sa lahat ng ating mga desisyon ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya araw-araw po itong pinagsisikapan, saan ito magmumula? Kung tayo po'y nananalangin ng matindi, huwag mawaglit ang pananalangin sa araw-araw. Makalimutan ng iba, huwag lang ang makipag-connect sa Diyos ng pang-araw-araw na pagsisikap na ang kalooban niya ang siyang matutupad sa aking buhay. Parang tayo po'y lagi nakakontak sa cellphone, yung mga ating mga kaibigan. Dapat po masigit ang contact natin sa Diyos kesa dito sa panlupa na mga koneksyon ng ating mga cellphone. Higit pong pararangalan natin ng Diyos. So hingin po natin ang biyayang ito, ho. Napakabait ng Diyos. Napaka-generous. Lahat ng gusto niyang dapat nating makamit,
Ito ang ninanais niya na walang mawala ni isa man sa atin. Kaya ang desisyon ng bawat isa po natin dito ngayong gabi, ang destinasyon natin ay langit. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang Kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahan, tumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian, at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian nang naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihan Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing. Naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin, sapagkat Ikaw ay aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Itong alak at tina ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin yayamang sa kanyang tagubilin. Inialay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo
ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaya kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose, Cardinal Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Juan Crisostomo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob, sabay-sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ligaya at liwanag.
ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nakakawa sa taong dalita, sila'y kakaawa at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal, ay magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Akos mong pinamatayan ay sagisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Mm-hmm.
ating patria. Amen. Nubina sa ina ng laging saklolo, inang sakdalinis, magsitayo pong lahat. Sakdalinis, kami ay inig sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria, bayang tinubuhay, ipinagdarasal ang kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Magsilot po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, talas sa umaga. Sa umaga, noon pa man ay itinangi ka, ang iyong liwa nagkantakdang lulupig kay Satanas tayo ililigtas. Kaming na nanambitan at ang lupa iyong tinapakan. Tulong mo'y lawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kanhini san mo'y iginagalang naming mahinat makasalanan. Ama ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan.
kamatayan. Magsilod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintayan sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ang aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpupasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mo maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga ahdikain at mga ahdikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hiniling namin sa iyo, aming ina, natulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ng mga sa kanila'y ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling namin pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at tarugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalaw at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas
ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan, sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na magalab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang tumulong kami ni pamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang maunawa namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang idalangin namin na mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga kahilingan. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon,
ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Lobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Amen. Birheng Mahal, salamat kay Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpapasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobin mong pagsisihan naming lubos ang mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal at magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbabagay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasakaban ng banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Mag-ilaw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria. Grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsilod po ang lahat. Corporis et sanguinis tui sacre mysteria venerari ut redemptionis tue fructum in nobis igiter sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang kabanal-banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang kabanal-banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kalong ng iyong kamay,
kapiling si Jesus, kalong ng iyong kamay, kagandahang loob mo'y namamagitan. Hele ang ginhawa at kaligayahan. Mata mo'y tuon sa aming kahirapan. Parating nyo'y sa klolo at sa sandigan. Sa iyong malasakit, inang nagmamahal, binabakas mo pag-asang sisilong. O ina, dinanakila ka ng tanan, sa kawalang pag-asa ika'y karamay. Sa aming pagkadapa, because